Isang taon na mula nang balutin ng dilim ang sangkatauhan. Naubusan ng laman ang bawat lansangan at napuno ng pagkabahala ang bawat tahanan. Walang sino man ang naging handa at lubhang naapektuhan ang nakatatanda at mga kabataan. May mga kabataang naiwanan, hindi alam kung sino ang lalapitan o kung meron bang malalapitan. Mayroong piniling maiwan, ngunit araw-gabing hindi tumatahan dahil kulang na ang tinatawag na tahanan. Mayroon namang naligaw na ng tuluyan, pinili ang mali upang ngayon ay makalimutan. Ngunit mali ay nauwi sa kapahamakan. Pinili kong tanawin ang munting kaliwanagan, hindi nagpatalo sa aning mo'y hindi mapigilan. Pinilit dumilat sa dilim ng kasalukuyan upang ligawan ang magandang kinabukasan. Kaya sa aking paglakad, pag-asa ang tangan. At sa munting kinatatayuan, sigaw at pagkilos ay aking sisimulan. Simulan mong iangat ang tingin sa kalangitan dahil ang umaga ay unti-unti nang makakamtan. Mga bibig at matang nahangiti ay muli nang masisilayan. Lahat ng ating pag-uusapan ay mga kwento ng tagumpay at kaligayahan. Liwanag na linigawan ay yayakapin at sasayawan. Tuwid na daan ng ating kinabukasan ay sa wakas atin ng malalakaran. Unang hakbang atin ng simulan, sa daanan ay may pagod at hirap na madadaanan. Ngunit kung sama-sama nating aabutin ang kaliwanagan, yakap ang pag-asang ating tinatangan. Umaga ay tiyak na daratnan. The Paglaon Project is an initiative of the youth-empowered Pili that emerged a year after the pandemic. Aware of the rising cases of suicide and depression and guided by the need to support the youth of the community in the aspects of education and well-being by igniting a sense of hope and anchoring them in faith, especially those who are losing it and are already losing their ways. The goal of Paglaom is to raise enough budget to support youth development and empowerment activities and to provide more than 50 young people with skills development funds. In Paglaom, we believe that time is of essence and that a breakthrough is just hopes away. This is Josh Diño, Mister of Filipinas, Camarines Sur.